Kamusta mga chong? Panibagong araw, panibagong buhay at syempre panibagong episode na naman ang hatid ko para sa inyo. Sa pagpasok ni Coach Alden Ay sa PBA bilang parte ng Converge Fiberxers ay nagiging maingay kung may mga plano nga ba itong kunin ang mga dati nitong naging players sa DLSU at UST. Gaya na lang nila Kib Montalvo, Arjun Melesio, Renzo Subido at iba pa na kung saan ay nakapag-champion nga sila under Coach Alden Ayo. Mga magagandang traits nito ano dahil nga sa familiarity ng mga nabanggit na players sa sistema ni Coach Alden. Nagad naman itong sinagot ni Coach Alden na ang management na ang bahala dyan. Kung nung college ay trabaho niya ang makuha ang mga players na ninanais nito, ngunit ngayon ay pinauubayan niya ito sa management ng Converge Fiberxers. Kung babalikan kasi natin yung nakalipas na Philippine Cup, talagang masasabi natin bagitong bagito ang kupunan ng Converge Fiberxers. Sobrang dami ba namang rookies tapos yung iba pa, mga sophomores. Kulang na kulang talaga sa learning experience. Pero luckily ay nakapasok pa sila sa playoffs. Pero kung talagang naghahangad ng Converge Fiberxers ng top 4 finish sa eliminations, makapag-semis, finals at kung papalarin pa ay makapag-champion, kinakailangan nilang kumuha ng hindi lang isa kundi dalawang legitimate scorers o yung magiging go-to guy ng koponan. Pwede kasi itong si Geronteng, ngunit medyo inconsistent pa din yung mga naging performance niya tapos nagka-injury pa. Pero ito talaga yung maganda dyan eh. What if kung makuha ng Converge Fiberxers si Matthew Wright? Naging balibalita kasi na nagbabago ng isip itong si Wright from right nagiging left. What? What the fuck? Di joke lang. At pag nangyari ang paglipat ni Matthew Wright, posible din pati itong si Jason Perkins, baka magpa-trade na din. Nakagaya nga ng sinabi ni Matthew Wright nang na-trade si Calvin Abueva, Chris Banchero at Justin Chua, for sure, pati itong si Jason Perkins mapapaisip na din na siya na lang yung naiwan sa kanilang lima. Aray ko po, parang mag-jowa lang pala no, nang biglang iniwan. So what if kung makipag-trade ng Converge upang makuha si Wright at Perkins? Mabigat na trade ito dahil dalawang lehitimong superstar players ang makukuha ng Converge. Pero ano nga ba yung right pieces na dapat ibigay ng Converge para sa dalawang player na ito? Pero dito ay paniguradong si Abu Trotter agad ang hihingi nilang kapalit. I mean, I love Abu though medyo undersized for a center pero grabe mga labaw sa ilalim eh. Lalo na last season yung naging improvement niya sa low post. Kaso last Philippine Cup, hindi natin masyado nakita yung ganung laruan niya eh. Hindi ko alam kung dahil ba nagbago na yung role niya o wala lang talaga siya sa kondisyon. Hindi na siya ganun ka-effective sa low post eh. Madalas, pilit pa yung tira niya. Habang yung Kendrick Perkins na medyo mas maliit kay Abu, ibang klase talaga yung ipinapakita. Loob, labas, walang problema kay Perkins eh. Ang maganda pa dito ay mas duluwag yung depensa sa ilalim dahil si Perkins ay tumitira sa labas. Bagay na bagay talaga siya sa sistema ni Coach Alden na more on takbuhan at talagang nagre-relay sila dun sa outside shooting. Tapos sobrang galing pang bumasa ng depensa sa low post. Kaya naman kahit mas malaki sa kanya, carry-carry lang yarn. Hefty lefty yarn eh. Okay din sana yung reunion nila Perkins, Trotter, Tang sa Converge. Pero kung magsi-center yung trade package kay Trotter, mas okay na yung Perkins dahil mas malaki talaga yung maitutulong niya sa opensa. Pero syempre, possible din na maisama ng Phoenix sa kapalit ay itong si Maverick Anmisi. So far ay okay naman yung Maverick Anmisi. Medyo mas magaling agresibo sa opensa na merong decenting mga percentage mula sa field goals at 3-point shooting. Isama mo pa yung depensa niya. Mahirap bitawan yung Maverick Anmisi dahil nga sa naging improvement niya this season. Pero kung makakakuha ka naman ng isang Kendrick Perkins at Matthew Wright, ay syempre, sino ba naman ang aayaw sa dalawang player na ito? Siguro naman ay hindi ko na kailangang i-discuss pa kung ano yung mga kayang gawin at ibigay ni Matthew Wright sa Converge. Diba? Isang super scorer, clutch na player, sa mga pinaka-shooter na meron tayo sa ating liga ngayon. So, meron na silang Abu Trotter at Maverick Anmisi, pero syempre, hindi ito enough para maintis at makuha ng Converge si Perkins at Wright. Pwede ding isama dito ng Converge si Mike DiGregorio, Benedict Adamos, Tyrus Hill at dalawang future first round picks. Oops, teka, huwag kang magagalit. Ito lang yung sa tingin kong deserved na kapalit ni Perkins at Wright. Trade suggestion lang naman ito ano, na posibleng mangyari at posible ding hindi. Sa akin kasi, kung gusto talaga ng Converge mag-champion, kinakailangan kumuha ng magaling na player. Yung player na pag kinakailangan umiscore, gagawa ng paraan para makascore. At yan ang mga makukuha ng Converge kay Matthew Wright at Kendrick Perkins. At ang importante ay si Groot. Hindi maisasama sa trade package dahil mahirap makakuha ng isang legit big man na willing matuto at walang attitude. Higit sa lahat ay malaki ang potential. Ganun na din kay David Morel at Jeyo Ambohot.
Inuulit ko, trade suggestion lang ang lahat ng ito. Dahil nga sa mga rumor na lumalabas kay Matthew Wright na Japan bound na daw pero hindi pa naman talaga sure, at yung Jason Perkins to Magnolia na for sure naman ay pwedeng-pwede na mag-enter sa trade talk ang Converge para makuha si Perkins at kung sakasakali ay si Matthew Wright. So ayun lang mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike mo naman ang aking Facebook page, Marl Hoops. Pakifollow mo na din ako sa aking TikTok account. Don't forget subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts, just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out. Bye-bye.